lagi yung usapin nagfo-focus o nagsesentro dun sa political na provision, yung dapat ba magkaroon ng parliamentary system. Nung huling nag-hearing sila Senator Pangilinan na chairperson ng committee amendments, ang pinag-usapan ng federalism pa. Ngayon, ibang-iba na to. So sa akin, maganda to para sa ating mga kababayan dahil naririnig nila yung mga argumento, makapag-isip din sila, at sana mag-debate din sila among themselves ano yung tama para sa atin. Para may collective, kumbaga, ang pakay natin dito, may collective dialogue tayo within the whole country, di ba? Whether that's a series of several debates, at least pinag-uusapan natin. At sinirinig natin yung boses natin, mga kababayan. Sir, from your end lang, yung concern ng mga foreign businessmen sa yung mga political intramurals, sabi nila talagang nakaka-apekto sa confidence level. So from your end, paano dapat i-address ng Senate or ng lawmakers, politicians, itong nangyayaring to? Ingat, ang gusto talaga negosyante yung stabilidad eh. At saka yung sinasabi ng certainty, yung kasiguruhan. So, yung PI, hindi nakakatulong yun. Kasi hindi talaga klaro ano yung pakay ng PI. Diba, ang pakay niya, parang two stages yan. Yung unang estado, iaayusin yung pagboto, na house lang ang baboto. Pangalawang estado, walang may alam ano talaga yung babaguhin. Eh tayo dito, walang risk ito, walang pinsala sa ekonomiya. Dahil ang pinag-uusapan, ay palagay ko makakabuti, hindi makakasakit sa ekonomiya. Kung di tayo nagtagumpay dito, hindi natin nakuha yung 18 boto, andyan yung records, di ba? So future generations can decide. Napapanahon na o hindi napapanahon, babalikan nila ito. Kaya sinisigurado natin na komprehensibo at magagaling yung kinukuha nating mga resource persons. Advertising and education po yung natitirang hearing din. Yes, yes. So two more hearings, sir, safe to say? Well, and some out-of-town hearings na itong public utility, siguro we can have one more, I think. Tingnan natin yung availability ng mga resource persons. Like we wanted to have former Senate President Villon request ni Senator Gray sana yun na sumama siya. But I think he's out of town. How about the specific sectors? From the airline companies, from the shipping? Maganda. Actually, maganda. Helpo. Maganda. Maganda. Sir, bali ang scenario is kung leaders ng education sector. Yes, so parang yung kagaya kanina. Educators, o tapos yung mga pinuno ng mga kolehiyo at universidad. Kami nila Senate President yan a few days ago at parang gusto niya na mention niya sa Visayas at saka sa Mindanao. Regional centers. Yeah, he said, why not have one in Cagayan de Oro? He's from there. At saka yung chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, I think it's Congressman Rodriguez. So did you join, sir? Well, mahirap yung joint. Kinakabahan kami pag joint ang usapan. Kaya ang gusto namin marinig separate. Palagay ko may nakukumbins eh. Merong tumitigas din yung kanilang position against. Kasi kita mo yung resource persons, iba-iba yung mga sinasabi eh. So talagang what we're seeing is, ito talaga yung demokrasya. Yung walang pilitan, yung kung ano nasa loob nila, nilalabas nila. Diba? Talagang opposite siya ng PI. Yung PI talagang di ba? Walang debate doon, walang transparency at talagang kumbaga, sabihin na natin binibili ang boto, di ba? Yung mga patakaran ukol sa pag-iinvest ng mga dayuhan dito. Nasa batas kaysa sa salita ng batas. Kasi yung batas napapalitan, napapag-aralan, mabilis palitan. Eh, pag nasa saligang batas, parang mahirap palitan. Kaya nga, sabi nila, sabi nga nung house, since 1987, parang over 300 proposed amendments ni isa na ipapasa. So, sana, yun nga, eventually, kailangan din natin amendahan yan. Wala namang saligang batas. Yun siguro, yun lang yung debate. Kailangan klaruhin ano talaga yung pinaka dapat unahin.